tubig ay masakit ang sugat na puno ng nana. Sino-sino ang maaaring magkaroon nito? Karino ang mga batang may mga idadalawa hanggang limang taon ay nagkakaroon ng impetigo. Nakakahawa ang mga sakit na balat na ito. Maipapasa ang mga bakterya sa ibang tao sa pamagitan ng skin-to-skin contacts. Lalo na kung ang mayroon din silang sakit sa balat tulad ng dry skin, eczema at mga sugat na hindi ginagamot. Ang mainit at mahalumingmig na panahon ay dahilan kung upang kumalat ang impetigo. Naresetahan ang mga gamot at antibacterial cream ng mga pasyenteng may impetigo. Kung ang iyong anak ay mayroon nito, manatiling mag-iksi ang kanilang mga maiksi ang ilang kuko. Lagyan ng tapal ang epektadong bahagi ng balat upang maiwasan ang pagkakamot ng paglalakilat sa sugat. Gumamit ng sariling tuwalya, sabon at damit kung may impetigo at huwag mong ipahiram sa iba ang ginagamit na tuwalya. Pioderma. Mga ore, impetigo karaniwan. Pioderma dangerous urban kaso sanhi ng klima o overcrowding at hindi malinis na kawaw na katawan. Karaniwang sintomas maaaring lumitaw bilang maliit na pimples o palto. Sino ang maaaring magkaroon nito? Madali kapitan na sakit ito ang taong may hepatitis, rheumatoid arthritis at ilan pang mga taong mayroong inflammatory bowel disease. Mainam ng mapabutihin ang mga alaga ng pag-aalaga sa katawan, lalo na bahagi ng epektadong pioderma. Regular itong linisin ang lagyan ng topical cream o gumamit ng gamot tulad ng steroids para pioderma erisita sa turo. O galay din magpalit ng damit palagi, rashes. Ang kondisyon ito ay may tuturing na medical emergency at pangailangan ng maaagap na lunas na ito. Epektadong bahagi sa karaniwang sani ng rashes ay fungal skin infection, allergic reactions, immune disease, kagat ng insekto at side effects ng iniinom na gamot. Maaring gumamit ng anti-HO, anti-fungal cream upang bawasan ang malunas ng mga sintomas. Ang ating balat ay isang pinakasensitibong bahagi ng ating katawan. Marapat lamang ito ialaga mabuti at panatiling malinis upang makaiwas sa anumang sakit sa may epektadong dito. Tulad ng mga nabanggit, regular na magpakonsulta sa doktor kung nakararanas ng sintomas upang hindi tayo lumala ang pagdulot ng mas malalang kondisyon. Please don't forget to subscribe my channel.